So, magandang araw po. Ngayon ay gagawa po tayo ng doon ng pizza for pang isang kilo po kasi request po ito ng isa po nating subscriber. So, ngayon, andito po yung ingredients po natin. Harina. Yes. Asin. Saka asukal. So, iisa-isahin ko po sa inyo para maintindihan po ninyo, no? Para makapagsimula na po tayo ng negosyo sa pagpipisa. Pasensya na po kayo kung ngayon po lang po nakapag-upload. Kasi talaga sobrang busy. Saka mahina po yung signal po sa amin dito. Wala pong internet, no? So, ngayon simulan na po natin. Ito, isang kilo. Pakita ko po sa inyo. Yan po ay nakatras po ng 100 grams. So sana po nakikita po ano. Ayan po. Ayan po, isang kilo. Di bale, isang kilo at 100 grams. No? Isang kilo po na harina. All-purpose flour po ito. Pwede rin po yung ano, first class. Depende po yan sa gusto nyo. Tapos, yes. Sa yes po, depende po ang paglalagay po ng yes. Kasi kung magmamadali ka, pwede po ano, 30 grams ang ilagay nyo sa isang kilo. Pag nagmamadali po kayo, tapos pagkamasa nyo po, after 15 minutes, pwede nyo lang po ano, lutuin. So, ang ako ngayon, nagmamadali rin po ako ngayon. So, ang ginawa ko lang po, ito 25 grams. So ginawa ko 20 grams lang po siya. So sana po nakikita po niyo no. 20 grams po na yes. Tapos, asukal. Ang asukal po, sa isang kilo, depende po yan sa inyo. 100 grams or 120-150. Depende na po sa inyo. Pero mas maganda ho, hanggang 120 lang po para hindi naman po ganong matamis. Wala na po kasi ang asukal na pula. Inagdagan ko na lang ng punti. Yan po. Sana po nakikita 100 o 150. No? So sobra. Nilalagay ko lang po kasi 120 sa isang kilo. So yan po, 120. Ano po? Lalagyan ko lang po ng konti yung yes. Kasi iba po ang timplahan niyan. Tapos dito ko po itutunawin yung lasukan. Tapos ang asin niya sa isang kilo, isang kutsarita lang po yung asin niya. Hindi ko na po i-edit itong video na to kasi wala rin po ang pang-edit eh. Cellphone lang po ang gamit ko. So ngayon, lalagyan na po natin ng tubig itong may yes. Ito po yung may yes ha. Kailangan po pag yes, may konting tubig at tubig yung mainit, maligam-gam kailangan para madali po siyang maano. So ang gamit ko po baso. So ngayon gagamitan po natin ng cup. Ito po, 1 cup po ito.
No, hindi makita. Ayan po, 1 cup nakalagay. No? Tapos ito yung 1 half. 1 half po. Pukatin po natin. Ito po kasi yung gamit ko po dati. Ito, susukat po natin sa cup. So, 1 cup. Itong isang ganito, 1 cup at kalahati. Mix po natin. Tapos ito naman po may asukal na may asin. Ito yung 1 cup. So, kulang. Ito yung 1 half, tingnan natin. Kalahati. 1/4. Di bale, ang pinatakan niya, 2 cups, at saka, and 1/8. Pinasobrahan ko lang po ng konti. 2 cups na water sa 1 kilo and 1/8. Yun po ah. Tanda, sana po may nasusundan nyo po ano. Sa 1 kilo, 2 cups of water and 1/8. Lawin po lang ng ito. Ganito po kasi ang ginagawa ko para madali po siyang matulaw. Kasi kung direkta po agad sa harina, so masyadong matagal. Nahirapan ako magmasa kasi mano-mano lang po yung pagmasa ko. So sana nasusundan nyo po ano. So imimix na po natin. Ah, ako lang po pala. Kumakain po yung pamilya ko. So, sila na po kumakain. Kaya ako po mamasak po muna kasi may order po kami bukas. Tapos, ihalo po natin yung mayes na minix. Tapos, ang mantika po niya, oil. Yung 1 half lang po. Sa 1 kilo, 1 half cup. Ayan po. So, haluin na natin.
masyadong dry. Dagdagan pa po natin. Nang 1/4. So, ang nalagay ko na po na tubig, 2 cup and 1/2. No? 2 cups and 1/2. Iba ka po kasi yung, depende po kasi sa harina eh. Ang harina po kasi namin ngayon gamit, iba na. Hindi na Filmeco, dati Filmeco, maganda. Konting tubig lang. Na ano na ngayon, nag-iba na kasi yung harina namin. Wala na kami ma-order na Filmeco. Depende rin po kasi sa harina. So, sa isang kilo, dalawat kalahati. 2 cups and a half na water. Lad. Tandaan nyo na lang po yung ano ha, mga ingredients na nilagay ko kasi hindi ko na po i-edit tong video na to. Wala po akong pang-edit, cellphone lang po kasi ang gamit ko. Saka mahinang klaseng cellphone pa. Pasensya na rin po sa audio kung mahina. Tapos, anuhan po natin ang mantika. Tapos,
walang cut-cut o mga guys ha. Magawa natin lang sa loob ng 15 minutes. 16 minutes pala o. Ang do ng pizza hindi maselan. Kahit hindi mo na gaano masahin. Okay na. Hintay na lang natin na paalsahin muna natin to. After 45 minutes. Kaya ikakat ko muna to. So, i-part 2 na lang po natin yung ano, pagluluto. Yung iba, nilalagay nila muna sa ref. Pero ako, diretso na po. Papaalsahin ko lang po dito. Takpan lang po ng plastic. After 45 minutes, so, hindi ko na mamasahin yun. Ihuhulmahin ko na tapos diretso luto na po. So hanggang doon na lang po, mamaya ipaparto ko na lang po yung pagluluto.